Thou shalt go, and I will answer thee. Thou wilt have a desire to the work of thy hands. For now thou numberest my steps, dost thou not watch over my sin? My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up my iniquity. Sewest up. And surely the mountain falling cometh to naught, and the rock is removed out of his place. The waters were the stones, thou washest away the things which grow out of the dust of the earth, and thou destroyest the hope of man. Thou prevailest forever against him, and he passeth. Thou changest his countenance, and sendest him away. His sons come to honor, and he knoweth it not. And they are brought low, but he perceiveth it not of them. Sabay. But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn. Ulitin lang po lang sa verse, ano ba yun? 10 ba yun? Four, ready, go. Who can bring a clean thing out of an unclean one? Not one. Let's pray. Lord, may salamat sa inyong mga salita again as we continue sa series sa Book of Job. Panginoon, nawa ay maintindihan po namin kung ano yung sinasabi dito at mensahe. So, parating sa amin, even sa our time and our aming kalagayan ngayon, Panginoon, anong nasabi nito ay makita namin yung applicable sa amin, Panginoon, ngayon. So, we pray na kayo mong mag-prepare namin puso't isipan as this can be hard to understand, but actually, hindi naman sa tamang approach, Panginoon, lalo kayong gagawa. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good afternoon po sa lahat. Ang title nito is Do Not Bring Out of an Unclean Thing. Okay? Huwag kang kumuha galing sa isang bagay na madumi. Okay? So, sino dito ang ano? Malinis sa katawan. Kita naman yan agad sa ano eh. Minsan sa mukha. Pero obviously, iba kasing tao may kahit ako, mukha ko ano eh. Kahit malinis naman. Diba? Pero yung iba daw, kasi pag lagi kang malinis, ano yung tsura mo? Maliwalas, diba? Start sa buhok. So, obviously, iba-iba yung klase ng buhok natin. Pero, nakikita yan sa balat, okay? Sa hininga, naman yan. So, maganda, malinis. Okay, gusto natin yan. Ngayon, ano yung mga bagay na madumi? Kahit sa Bible, ano yung madalas binabanggit na dumi, madumi? Ha? Patay. Very good, no? Kasi yung patay, okay yan pagbuhay. Pero pag nag-umpisa na yung mag-decompose, mabulok, di ba? Napakadumi yan. So in a way, natural process yan para ma-breakdown yung katawan. Pero madumi yan. Di tayo kumukuha ng ganyan. Kahit po mga kinakain nating isda, baboy, kung ano man yan, ayaw natin ng, di ba? Double dead. So, gusto natin pang fresh, kinatay, okay yun. Okay, so ano pa? Madala sa Bible yung mga lumalabas sa tao, di ba? Alam nyo na, mga lalabas natin sa CR. Yun, madumi yun. Ano pa? So, kaya sinabi ni Jesus, di ba? May binanggit siya, spiritual naman to. Yung mga kinakain daw natin, hindi yan madumi. Lumalabas ang madumi. Or, pag spiritually naman, yun lang gagaling daw sa puso ng tao. Okay, so spiritual yun. So ngayon, medyo dadaanan natin yun. So medyo mahabang introduction lang kasi nga, ang tagal natin hindi nag-job. Tingnan natin yung mga the rest na previous job, ano natin. Hindi, huwag na, napakarami. Last week na lang, last time na lang, Job 13, naalala nyo pa. Job, nag-umpisa sa Job 12, si Job ulit yung nagsasalita. Okay, sa 11, si Zophar, kung sumagot si Job, ganyan po yung sagot ni Job. Mayroon marami. Medyo marami. So, ang title po ng last na Job is, hindi naalala nyo, ito yun eh. Okay? Wherefore hidest thou thy face? Or sa title natin, para madaling intindihin, why do you hide your face?
Ba't ba tinatago yung mukha mo? Reference yan kay Zophar na kahit humaharap siya kay Job, ibig sabihin pag nagsisinungaling ka, alam nyo ba yun, pag alam mong guilty ka, di ba, madalas ayaw mong harapin yung tao. Ganyan po yan. Kaya yun yung topic natin, medyo matagal na eh. Pero ganyan po yung sagutan nila. Ang dami po mga aral dito. Kung gusto nyo psychology, ang dami po yan. Dito rin yung sa Bible lahat eh. This time sa Job 14, ganun pa rin po tayong tema. Again ha, yung mga kaibigan ni Job ay pinapakita nila, concern sila kay Job, pero parang hindi ganun ang tema. Hindi na iniwala sa Job kasi siya pinagbibintangan na isang bagay na hindi naman totoo. At later nga, spoiler alert sa end, mapatunayan si Job ay righteous pa rin kahit may kasalanan din siya, pero hindi katulad na binibintang sa kanya. Anong nilalaman natin to sa buhay natin ngayon? Tingnan natin yung mga klase ng tao po, no? Parang katulad nga nito. Pag hindi siya honest sa'yo, okay, ayaw kanyang harapin, suspect yan. Okay? Eh, parang basta pag lahat ng tao, huwag mo lahat ng tao, ganun. Sabi natin, maraming sinungali sa paligid mo, hindi lahat ng tao ganun. Amen? Kung may kasalanan naman yan, huwag mong i-assume, parang sabi nga kay Daddy kanina sa kinalaman sa GGX, huwag natin mag-a-assume ng ganun. Okay? Tuloy lang. Kung sakaling mabiktima tayo ng panloko, panggapin lang natin. Okay? I mean, siyempre, iwasan natin kung para maloko tayo. Or sorry, iwasan natin na maloko tayo hanggat kaya natin. That's what I mean. Pero kung dyan talaga yan, ang hirap na mag-assume ka ng mali sa isang tao tapos hindi naman pala, di ba? Of course, again, posible yun. Pero mag-ingat lang, yung gusto sabihin kanina. So, ganun din tayo ngayon dito. Huwag mo i-assume na mali yung isang tao, tama ka lagi. Kasi ganun yung nangyari dito kay Zophar, kay Bill, mga friends ni Job. Okay, ganun tayo sa 14. So, ganun pa rin ang tema, nagsasagutan sila. Ang depensa ni Job, ang totoo naman, wala naman siyang ginawang kasalanan para mag-suffer siya ng katulad ng nakita natin sa kanya. Ano yung nangyari kay Job? Bukod sa namatayan siya ng 10 anak, naubusan yung kabuhayan niya. Siguro hindi naman ubos na ubos, pero halos ubos eh. Ninakaw yung iba, namatay yung iba. Mahirap. Pero wala po siyang ginawa para gawin sa kanya ng Diyos yun. Yun ang pinaka-team ng Book of Job. At it is possible na sinusubok lang siya ng Diyos, tayo. Okay, so sa case ni Job, malinaw, sinubok lang siya. Pero again, sa pagitan ng end events dito, tsaka yung una, ang dami natin matutunan. Okay? So dito naman tayo sa umpisa tayo. I-summarize ko muna itong buong chapter. Ganun pa rin. Siya ay nahihirapan na si Job, both physically, tsaka mentally. Na-stress pa siya dito sa mga friends niya. Nagbibintangan siya. Pero may makutunan tayo about this discourse, no? Mag-uusap nila. So, umpisa natin. Sabi dyan, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. So, medyo negative, di ba? So, sino yung taong inanak ng babae? Lahat naman, eh. So, ginaganon lang niya para maka-reflect tayo na may pinagsimulan tayo. Dito tayo nagmula, inanak tayo, doon tayo start na buhay. So, pagkatapos natin mabuhay, or after natin mabuhay, I mean, konti lang daw yun. Ibig sabihin, ang buhay ay maiksi lang. Pero, negative siya dito, no? Full of trouble, ang daming problema. Kung sino sa atin ang ganyan, maka-reflect dyan, ang daming problema. Halos sa mga matanda. Wala. Yeah, siguro yan, Jun. Sino problema ko yun, Jun? Marami. Okay, isa marami. Simula sa anak, pamilya, trabaho, business. May problema. Tama naman yan. Pero gusto ko nga sabihin, this point, may solusyon naman dyan. Amen? Pwede nating positive na harapin yung mga problema. Pero yun ang totoo. Sabi niya, maraming problema. Nakaharap. And cometh forth like a flower and is cut down and fleeth also as a shadow and continue it down. So, dumaan tayo sa una. Madalas itong nire-reference sa Bible. Pero madalas kayo na laging katandem ng grass. The grass and the flower and the grass. Ibig sabihin lang noon, para tayong ganun. Parang kahapon ang daming grass sa JJX na naman. Gusto kong putulin lahat eh.
So yung halaman ko naman dyan, namatay na naman, yung iba. So ganun lang ang halaman eh. So mamaya, nagsilip ko naman dun sa kanina, traffic dun sa iglesia na Manalo dun sa Manggahan. Napansin ko lang yung pinaka-river nila, dami ng mga halaman. Tapos later, syempre dahil ilog yun, aagusin lang yun. Ganun lang halaman eh. Pero kinukumpara ngayon ni Job yung buhay niya, buhay natin. So sana nakareflect tayo ng buhay, parang ngayon maganda yung flower, di ba? Lalo po yung, nakita niyo ba yung ating flower dyan? Yung isang flower dyan, maganda kulay violet. Isang araw lang yan, hindi natatagal yan. Unlike ng ibang bulaklak. Maganda sa ngayon. Amen? Tingnan niyo yung kapatabi niyo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Lalo kayo mga bata, ano kayo sa amin eh. Huwag kasi kami, ano na eh, sakto lang. Lalo kayo, ano pa lang, parang nag-glow pa lang kayo, nag-bloom. Pero, ano daw? Ano mga artistang laos din yan eh. Ngayon, nasa panahon na kami ng ano eh. Yung mga dating sikat dati sa amin, napapanood namin, ang papangit na. Lalo yung mga unsaved. No? Napakita pa, may ganun kasi nagko-compile eh. So yun. So madali ka lang, ganda mo ngayon, parang kang bulaklak na napaganda. Yung pinuputol lang, parang pinuputol ko yung isa dyan. Next week, iba na naman yan. Ganon. He fleeth also as a shadow. Yung buhay daw, parang anino. Yan o, anina, andyan. Reflection lang ng tunay. Kaya wala na naman. Lalo sa labas, di ba? Alam natin yung araw. Paggabi na, wala ng shadow. And continue it na. So, ganon daw yung buhay ng tao. Namamatay. Ano lang yan sa sabihin niya. And thus, ito, nag-reference siya sa kausap niya. So, tingnan natin anong gusto niya sabihin. And thus, thou open thine eyes upon such an one? Ano sabihin nun? Nagtinatanong niya ang kausap niya, pag sinabi, open thine eyes upon such as one, parang tinitingnan. So, obviously, hindi basta tingin to. Yung tingin nito ay parang, mamaya, sabihin niya nga yung kasalanan daw, parang tinututukan ba siya, alam niyo yung ganun? Yung hinahanapan kayo ng mali, parang ganun. Hinikilatis or ganyan. And bringest me into judgment with thee. Tinitingnan mo ako, alam ang tao, mamatay lang, ang bilis lang niya, sa halip na gumawa ka ng mabuti, hinahanapan mo ng mali. Ganun po yung ginagusto. Ang lesson dyan, huwag natin gawin yon. Okay? Ngayon, kaya tayo, napansin ko kailan lang ha, ano natin ngayon, napansin ko sa inyo, ganun, ramdam ko eh, minsan, para kayong, yung turo natin, kaya nakapagod din ako pag iniisip ko, sa halip na tulungan yung isa, judgment. Okay? Mag-alalayan tayo, pwede ba yan? O gusto yung si Pastor lagi aayos ng problema. Hirap naman nun. Tayo na. May nasasabi ni Job eh. Matay din tayo. Ano nga gawin natin? Magkaibigan pa naman tayo. Ang context ito, ganun ginawa sa kanya eh. Ano nang pinagsasabi sa kanya? Andun pa siya sa vulnerable status na may sakit na nga siya, namataya na nga siya. Tapos kung anong pinagsasabi sa kanya? Ano ba yan? Anong ganun sinasabi niya? Amen? Hindi pa natapos yan. Kaya pero itong interesting tong isang verse na to, sumingit. So, sabihin ko na sa inyo, ibig sabihin kasi nga, para ano to, hanggang matapos tayo, alam niyo na mga pinagsasabi ni Job. Okay, sabi niya dyan, who can bring a clean thing out of an unclean? Not one. Sa Tagalog, sino makakagawa or kukuha ka sa isang bagay na madumi? Doon nabanggit natin kanina sa introduction, patay na katawan, pupo, kung ano man niya. Kukuha ka doon, tapos, uy, malinis to. Sinabi na nga ng Bible mismo, madumi yun. Okay, malinaw? So, banggitin ko na rin, isa sa mga text natin doon sa bakuna. Pinag-isipan ko po ng gusto yan kasi nga, hindi naman tayo tumatanggap agad-agad ng ganun eh. So, pero may mga gumagamit itong verse na to sa bakuna daw. Kasi nga po, yung bakuna ay... Alam niyo ako siyang kinukuha yan sa patay na fito, sa patay na utak ng unggoy, monkey. Wow, may kailangan kaming egregious dyan eh. Kukunin na, patay.
So ang tanong niyo, ano ba 'yon? Malinis ba 'yon? Hindi, mga elements lang 'yun. Kung kumuha ka sa batong ano man 'yan, o kaya sa halaman, wala bang element diyan? Pero 'yun nga eh, may mga ingredients silang kailangan nandun sa unlikely source. So ginawa nila 'yon, okay, so effective daw sabi nila. Ngayon alam ko hindi. Okay? Kaya isa yan. Pero again, hindi yan yung context. Hindi ba ko ng context dito? So isa lang yun sa pwede natin ganyan po kasi yung Bible eh. Malawak ang application yan. Okay? So tanong yan ha, tanong. So obviously ang sagot dyan ano? Ay, sinagot niya pala. Pwede ba kumuha ka sa isang maduming bagay tapos magiging malinis yung kinuha mo dun sa madumi? Eh kung linisin mo, paano linisin? Galing nga sa madumi. Okay, so baka yung iba apply to. Para tayo, lahat tayo makasalanan, madumi tayo, sa harapan na, eh binago tayo, iba yun. Pero kung walang ganong klase ng transformation na nangyari, madumi pa rin yung bagay na yun. Okay? So ngayon, dito tayo sa application ito, I mean sa context. Bakit binabanggit ni Job to ngayon? Parang sa mga previous chapter, merong masamang isip po itong mga kaibigan niya. Ayun po yun. Ang umpisa pa lang, assumption nila, may ginawang mali si Job. Sigurado tayo doon, kahit hindi. Sa later nga, malalaman natin, mali sila eh. Assumption nila eh. So kaya ngayon, ang application talaga nito, pag meron kang pinagsimulang mali, okay, apply agad natin sa atin ha. For example, sa church, nag-umpisa ka sa church, mali yung motibo mo. Pag sabi natin tumagal ka sa church, sa palagay mo, lalago ka na katulad ng dapat ka lumago. Kung sa simula pa lang, mali ka na. Kunwari, andyan ka sa church para sa bigas, kung ano man yan. O sa may crush ka dyan. Kaya ako na gano, dahil sa crush ko yan. O kaya, ano ba? Pwedeng masamang ano. Kaya mag-networking ako, mag-ano ako dyan. Yun yung ano mo, pumasok ka sa church, ganun. Pwede kaya na later magiging maayos yung ano mo, church life mo. Umpisa pa lang mali na, unless, yung sabi ko kanina, merong ano dyan eh, may qualification dyan, may qualifier dyan. Kung nabago ba, parang ganun. Kung yung madumi, talagang nilinis. Pwede yun. Pero kung walang mangyayaring ganun, madumi pa rin yun. Okay? Ganon din yan. Kahit sa mag-asawa, for example, inasawa mo yung kasi ang purpose mo, ano maduming purpose madalas? Sa mag-asawa, nari, ano, pera, ganyan. O kaya political something. O kaya mang isa lang, ganon. So wala, kasi yun nga yung dahilan bakit ka andun eh. Sa kalagayan na yun, tapos, ano mangyayari? Doon mag-i-expect ba tayo? Pwede ba tayo mag-expect na magiging maayos yan? Again, unless merong nangyaring transformation. Iba yun, obviously. Kaya nga yung kaligtasan natin, unique po yan eh. I mean, very special yan. Lahat tayo dapat sa impyerno, pero nilinis tayo ng gospel, ng salita ng Diyos. So, syempre, talagang malinis na. Pero unless merong ganong klase ng transformation na mangyari na galing sa Diyos, pwede natin consider na miracle. Wala yan. Madumi ka ng galing, tinuha ka doon. Pwede rin nating i-ano to sa mga Bible, translation. Yung source mo ng translation mo galing sa corrupted. Sabihin, sira, talagang ginawa yon ng mga loko-loko para ilituhin yung mga tao. Kasi pipilit mo, hindi, ayusin na lang natin NIV. Ayusin natin yung mga mali dyan. Ba't doon ka lang sa malinis? Ba't ka pa dito? Ba't ito pinipilit yung madumi? Okay, ang dami application nito eh. Ang dalas ko naisip ko kasi ang application talaga ito sa puso natin. Kaya, naintindihan nyo ba mga bata? So sa umpisa pa lang, huwag kayong mag simula sa madumi. Okay? Mga intention nyo, ayusin nyo. Okay, yung mga kaya, iniisip ko yung mga napunta rin na wala, nawala man lang explanation. Iisip ko, ano kayang, ano no, ano kayang purpose ng tao ngayon? So, siyempre, pinag-reply pa rin natin. Pero talagang walang maiwan na maganda eh. Wala akong maisip. Kasi nga,
Tapos lalo na pag pinagtahi-tahi mo pa, ah, kaya pala ganito, ganyan. So, ayaw mo nang isipin, pero minsan maiisip mo talaga eh. Kaya pala nung una pa lang, ayaw na ganyan, ayaw sa ganyan, ganyan, ganyan. Pero yung salita, ganito. Pero yung nakikita mo, ganyan. Hindi mo sinasabi ko. May mali pala. Yun. So, unless na may mabagong fundamental thing doon, hindi yung lalabas ng maayos. Okay? Saan mo pwedeng i-apply yan? For example, sa tabahong andong ka dahil or business na hindi nga maganda rin yung objective mo. Kunwari, manloko. Parang kasi kailan lang pinapanood ko yung inyayang sa Pfizer. Ah, sorry, Pfizer na naman ako. Nestle. So maganda raw yung umpisa niyo. Gusto niyang maging ano, makatulong. Kaso, nung naging successful na, yung mga nag-take over, inabuso. Kaya may kinalaman yun sa, ano, by the way, kaya sabihin ko sa mga bata na maganda pa rin yung breast milk. Okay? So makakatulong lang yung formula milk. Pero wag na wag niyong gagawin replacement niya. So ngayon, may mga tagline na yan ganyan. Kasi nga, napo na yun eh. Pinagkakitaan. Alam mo naman, pag bata, pag sa palagay mo, ito lang yung bubuhay sa anak mo, eh, kahit anong mangyari, bibili ka niyan. Kaya ganun po yung nangyari doon sa Nestle, kaya napakayaman niya ngayon. So pag ganun ang pumasok ka doon, kunwari, kahit hindi ka nag-founder, pero yun, pumasok ka doon, nung pagpasok mo doon, yun na ang objective mo agad. Kahit anong mangyari, pera-pera lang to. Walang pakialam kung may madamage. Doon ka nag-umpisa, makakaalis ka pa ba doon? Unless again, may matinding transformation na mangyari. Okay? Pero kung doon ka nagsimula, malamang sa hindi, wala kang maaasahan na malinis na intention doon. So kahit saan, pwede mong apply yun eh. Sa pagkakaibigan, yan, ako, usong-uso yung power, di ba? Uso pa ba yun? Ganun din, nakita ng ano, ganda ng dokumentary dyan sa mga MLM, no? Multi-level marketing. Sabi nila, lahat ng kaibigan mo, rekrutin mo. Ay, nakakahiya eh. Okay lang yan. Ay, magagalit sila sa akin. Bayan, palitan mo yung kaibigan mo. Ganun yung mga ano yan. Ganun yan, yung mga banatan dyan. At magkakaroon ka ng kaibigan naman na align sa iyong ambisyon. Ganda, di ba? O nga, ano, gusto ko yun. Ngayon, ganun. Pasok natin to. So, ang dahilan, bakit kayo naging magkaibigan, eh, lokohan. Palagay nyo, magiging maayos kayo magkaibigan. Yan. So, again, ito po yung, ano, ito po yung tinatawag na rule. So, kaya sinasabi ko, may exemption dito, of course. Pero, hanggat walang mangyaring linisan na mangyaring maayos at true and true, walang mangyayari dyan. So, nakikita nyo ba yung ibig sabihin? Ano pang illustration? Sa pag-aaral, okay, last na po to. Sa pag-aaral, may mga tao nag-aaral lang sa school, pumapasok para pumasa. Hindi. Yung iba nga, gusto magkaroon ng mataas na grade para lang asikat, ang ganyan, pangpayabang. Sa palagay nyo, ano mangyayari dun? Totoong edukasyon kaya yung makukuha ng taong yun? Eh, nag-aaral naman siya, kinakabisado niya lahat para pumasa siya. Ano mo sinabing pastor na hindi na ututo yan? Eh na nga, lagi natin example yung sa mga doktor sa bakuna eh. Sabi lang yung bakit sila pumayag ng ganun. Kasi yun yung magpo-promote sa kanila. Kikita sila. At by the way, yun sa documentary nga nung sa Nestle, talagang kuntsaba yung mga doktor. Ewan ko, nagugulat pa ba kayo? Pera-pera po yan mga yan eh. So again, hindi ko sinabing unsaved lahat yan, pero definitely wicked yan. Okay. Kaya ganun din sa edukasyon. Huwag kayong, may makikita ko dyan, palalo po yung mga matalino, tirahan yan. May mga classmate kong ganun. Alagang alam mo, mga bata pa to, mag-usa, parang gangster na eh. Pero lang, hindi parang politiko na yung, politika yung usapan, mga third year, fourth year kami, high school, sabi ko, ayoko na dito. Isip-isip ko lang. Yung iba na corrupt na rin. Uy, pakikaw, valedictory ako. Ganun eh. Kasi minsan kine-create yan ang education system. Nakala mo naman,
highest honor. Honor ni Ino. Nora Ono. Diba? Dapat honor ng Diyos. Yun ang i-deserve natin. Amen? Amen. Ang Diyos ang mag-honor sa'yo. At wag, we don't use that lightly. Ha? Yung iba, ganun din kasi. Kailan na nakapakinig ako ng mga preacher. Na, ang gaganda na sinasabi, pero pag tinignan yung buhay niya, tapang nito, kunwari. Ha? Nakakasal na ewan eh. Sana i-reflect natin sa buhay natin yan kasi nga ang Diyos ang gusto nating honor at we expect na honor tayo ng Diyos. Amen? Sana malinaw po yun. Pag madumi, kinuha, kumuha ka doon, idol motibo yan. Pagsimula ng business, ng trabaho, ng relasyon, wala kang aasahan dyan unless mabago yan ang Panginoon. Gamitin ng Diyos yung, ang Diyos mismo ang umayos yan, okay? Either sa pamilya, sa kaibigan, sa business, pwede po yun. Pero by default, ito po yung rule. So, tingnan natin ngayon, anong mangyayari dito? Kaya, asal dito si Job eh. Ang magaling kay Job, matalino siya. Parang ito yung dapat natin mangyari sa atin. May discernment tayo. Dito yung mga kanyang dalawa. Tatlo. Uputol yung ano ko sa inyo. Leeg ko sa inyo eh. Dapat ganito tayo, ha? Pag-usapan natin last time, naalala niyo pa kay ilang lang yon, yung may sense ka ba? Diba dapat na may taste ka ba? Sorry, tama. And then senses, senses exercise. So kayo, ganun kayo, kinakausap niyo pala yung tao, kahit pinapakinggan niyo, nakikita niyo na, totoo kaya ito, yan. So dito ngayon, apply natin dito from 5 hanggang matapos to, ha? Yeah, ito, binalik lang ni Job yung reference niya sa buhay na madaling mamatay. Sabi niya dyan, seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass. May sabihin, yeah, madaling mamatay ang tao, definitely mamatay yan, hindi nalalagpas yan sa appointed time. Turn from him that he may rest till he shall accomplish as an hireling as they. So, say natin, ano yung hireling? Utosan, hindi naman masama ang utosan, di ba? Para tayo, mayroon tayong boss, mayroon tayong business. Okay? Yung his day, ito yung term nyo, okay? O, sa isang araw, magkano mo yung bayad sa'yo, kung trata man yan. Eh, sabi nyo, pag sinang turn from him that he may rest, till he shall accomplish his day, ibig sabihin, lulubayan mo na yung tao minsan. Kasi ginawa sa kanya dito ng mga kaibigan niya, talagang hindi siya nalubayan, tinutukan siya, parang gusto siyang ibagsak dahil siguro sa inggit. So, may hindi sapat sa kanila, nasabihin niya sa palagi ko, Job, may ginawa kang mali. Hindi naman ganun. Ah, hindi, okay, hindi pala eh. Hindi sila kontento dun eh. Hindi, meron ka talagang ginawa eh. And then, kung nag-compose pa sila kung ano mang ginawa nito, poem ba to, kanta, o ano. Tinutukan siya, gusto siyang i-DN. Tayo dito ko na, may diniin tayo isang beses, tapos na yan eh. More on na tayo. Ngayon, may mga anak talagang demonyo, kaya tinututukan ng inakalaban din natin para hindi na maka... panloko, katulad ng mga teaching. Mayroon tayong series of false teachers. Amen? Pero tinuturo, tinitira talaga natin doon, hindi naman yung tao lang eh. Diba? Napansin nyo, yung mga turo na nakakalito. Kasi kahit yung mga kulto, mamatay din yan eh. Si Manalo, namatay na yung anak naman niya. Soriano, may pumalit din. So tinitira natin, hindi sa Soriano lang, yung katuruan niya na pinakalat niya. Na mali. So ngayon, kung ordinary tao, hindi naman natin, hindi naman anak ng demonyo, hindi naman, alam mo na, hindi natin kalaban na ganyan. So lubayan muna ko na, may sinabi ako, Stephen, may mali kang ganyan. Nari, hindi ka marunong wag ganyan. Okay, tapos na yun. After yun, wala na. Ito talagang hindi siya tinantanan. Kaya sabi ni Job dito, tantanan nyo na ako para magawa ko yung dapat kong gawin. Gets? So obviously, ang mali ng friends nga niya dito, especially si Zophar kasi yung ano nito eh. Pero pinaka, utang na loob, lubayan niyo na ako. Ayan. For this, ito naman, another illustration lang. For there is hope of a tree if it be cut down, that it will sprout again and that the tender branch thereof will not cease. Alam niyo ba, nabanggit nga kanina yung halaman, ubuhay, mamatay, agusin, matay, ubos, mamaya, dyan na naman. Iyan ang pagkakaiba ng tao sa halaman daw. Okay? Ang tao pag patay, patay. Yan ang sabi din ng Bible. Okay? Ano ba yan? Hebrews 9:10 o 10:9?
Basta yun, sabi doon, nasa disappointed, tumahan once to die, isang beses lang. Kaya nang ikiusap dito si Job, lubayan niyo na ako, ano mong pinaggagawa niyo sa akin? Mabuti pa kayong puno, pag pinutol mo yan, tutubo pa yan. Okay? Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground. Yan na, kahit pati yung stock, ibig sabihin ito, pwede natin ito, pag pinutol mo, andun na lang yung stock tawag yun eh. Pag namatay na yun, mayroon pa rin. Ito, sabi dito, yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant. Okay, na-experience ko po dyan sa taas. Mayroon akong halaman dyan. Hindi ko na diniligan kasi hindi ko gusto yung halaman. Pinutol ko na rin. Maya-maya, hindi ko na dinidilig. Kaso nga minsan, naulanan. Ganun ang halaman. Ang tao po, hindi ganun. Pag namatay, patay. Okay, sa ano lang ha, yung sa mundo lang. Obviously, yung kaluluwa ay hindi na mamatay o hindi na mawala. Pero sa context ni Job ngayon, ay doon lang muna, okay? So, kaya nakikiusap siya rin, kinukumpal yung sarili niya sa, ano, sa halaman. But man diet and waste it away, sabi ko. Yea, man give up of the ghost, and where is he? So, pag wala na yung ghost, okay, pwedeng spirito yan, pwedeng kaluluwa, wala na yan. Hindi na babalik yan. So, again, ang context, tantanan mo na ako, kasinungaling, parang ganun. Nag-uusap lang tayo dito bakit napakasinungaling nyo, parang ganun. As the waters fail from the sea, yung word na fail po sa Bible, madalas yan, is nawala or nagkulang, okay? So, as the waters fail from the sea, yung sabihin nun, kahit maubos pa yung tubig sa dagat, and the flood decayed and dried up. So man lieth down and riseth not till the heavens be no more. They shall not awake nor be raised out of their sleep. So obviously, to some context lang yan. Huwag nga, sabi natin kanina, isang beses lang tayo nabubuhay, isang beses tayo namatay, wala na. Like sabihin nun. Oh, that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time and remember me. Ako niyo ba sa parang sinabi niya, kalimutan mo na ako, nang tirahin. Maalala mo na lang ako pag wala ka ng galit sa akin. Nakita niyo ba 'yon? So again, a lesson both ways ha? Kung ikaw yung may galit sa isang tao, kalimutan mo na. Huwag mong gawin forever 'yan. Pag ikaw naman yung kinagalitan, maintindihin mo din ganun yung ibang tao. Ay, doon umiwas ka, alam mo yung dapat mong gawin. Okay? Huwag kang kunal, may tao dito, especially unbeliever, especially anak ng demonyo. Dati kayo nag-away, sabi niya, uy, okay ka na sa akin, wala na ang gagawin masama sa'yo. Naniniwala ka ba doon? Ang dami namang tao dyan, doon ka na lang. Handaan nyo yan. May mga taong ganun, di nakakalimutan yung galit. Ngayon, kung tayo yun, sana hindi tayo ganun, yun tayo ng demonyo. Eh. Isa yun sa mga ano ng teaching ng Christianity, forgiveness. Sana hindi tayo makitang ganyan na parang si Zophar at saka ng Christ. Amen? Si Job pati nila nila eh. Righteous nga si Job. Ano ka ba? Okay, matutong magpatawad. Kaya ito na naman. Ganun din. If a man die, shall he live again? Tinatanong niya para ilang beses niyang doble-doblein yung idea na ang tao pag namatay, patay na, wala na, ubos na. Okay? If a man die, shall he live again? No. All the days of my appointed time will I wait till my change come. So, kung ano man changes, yung sabi niyo, obviously, mayroong reference sa Job na resurrection eh. Sa kaligtasan. So, yun nyo. Pero, until dumating yun, yung time na yun, na hinihintay natin, pare-pareho, wala na, patay na. Thou shalt call, and I will answer thee. Thou wilt have a desire to the work of thine hands. For now, thou numberest, as sabi kanina, my step, dost thou watch over my sin? So, yun nga, maling-mali yung hinahanapan mo ng mali yung tao. Para saan? Ano ka ba? Scholar ka ba? Walang sense yun eh, na isa-isayin mo. Ay, may mali siya. Malamang. Okay? Ngayon tayo, isa, tinitingnan din natin mali na ibang tao. Hindi para tutukan lang yun at kastigawin siya. Hindi ganun.
una, iniiwasan natin, inaalam lang natin yung maiging epekto nun sa kanya. At sinabi din ng Bible, hindi maganda, walang mabuting idudulot yung kasalanan, di ba? So, hindi natin kailangan, nagkamali ka ba ulit? Gano'n ka ano? Hindi na kailangan yan. Pag nakita mo na yung judgment sa kanya, iwasan mo na yun. Ngayon, iba naman, merong mga tao na kinakwento yan, parang kailan lang yung sa feed ko na naman. Parang isang child star daw, medyo na gano'n, na may naalala siyang mga satanista daw yung Hollywood. Nagulat ba kayo? May lahat yung pinag-uusapan niya. Pero ganun daw, parang may pinanood sa kanya kaya siyang VHS pa nung time na yun. Mga satanista nga. So, sumikat siya daw, wala siya sinabi sarili niya. Ganun naman yung mga yan eh. So, magsasabi ng isang bagay pero hindi nadadama yung sarili nila. So, whatever that is, kasi bata pa siya nun eh. So, hindi ka alam. Pero ngayon, laos na siya. But anyway, mga loko-loko daw sa Hollywood. Mga satanista. Sino ba ako? Yun. So, wag natin gagawin yun na, okay, nakita natin, nagbago na. Okay yun, assume natin na ano. Mag-iingat ka kung gusto mo, diba? Pero, wag mo nang bilangin yung kanyang kamalian. My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up my name. Sewest, pag sinabi sew, tahi po yan. O yan ang sabihin, no? Parang gano'n, kanina binibilang. Ngayon naman, ba, iniipon. Ganyan yan, alam mo yung pag munami, ginawa talaga mali sa inyo, kalimutan nyo na, huwag nyo nang gawin kaibigan yun. Eh, basta, wala, sa neighborhood, wala akong ibang kaibigan eh. Kaya nga maghanap kayo, kaya nga tayo, kaya nag-solving tayo, napansin nyo ba? Sila yung inaalis natin sa kalagayan na hindi maganda. Amen? Amen. Hey, mga kaibigan nyo, yung sila ano, subukan nyo silang dalhin sa tama. Ngayon, it goes on without saying, dapat ikaw muna yung nasa tama. Kasi pag may nakita sa yung mali din, nahirapan silang maangkay mo, di ba? Pero best ano, best effort. Okay, hanggat maaari, makitaan tayo ng katapatan. So, huwag natin gagawin to, ha? Iniipon mo yung kasalanan. Isa, dalawa, tatlo. Eh, kahit righteous si Job, eh, meron yan. Kami, mga pastor, ano yan eh, target kami madalas sa ganyan, sa totoo lang. Kaya yung iba din, ayan, mabigit ko yun sa Hollywood na rin, no? Tsaka dyan sa... Nag-document din kay Bill Gates. Na, lahat yung sinabi ko na sa inyo, di ba, na loko-loko yan, wicked yan. So, ang dami niyang ano, sa kumpanya. Kasi mayaman, eh. So, ang kalakaran pala dyan, bakit mga satanista yung mga yan? Alam niyo kung bakit? Kasi talagang sinusubo nila yung mga... Parang may agreement sila. O sige, naging satanista tayo, tapos... Lahat ng kasalanan gagawin nila. So pag ginawa nila yun, naka-record yun, anong gagawin nila? Hindi na sila, madali na sila. Alam niyo yung blackmail? Alam niyo yung blackmail? Mga bata, ano yun? May isang bagay na against sa'yo, kukuha sila ebidensya, tatago lang nila yun. Pag time na nila na may gusto silang pagawa sa'yo na ayaw mo, either that or gusto ba silang tirahin, ganyan-ganyan. Okay? Kaya blackmail kasi nung panahon natang ganun-ganun, i-mail sa ebidensya, ewan ko. Kaya sa ating ngayon, ganun. Kaya nabanggit ko kahit sa JJX, sinasabi ko sa nila, huwag kayong post ng post sa social media nang alam nyong masama na ayon yung i-bring up sa inyo in the future. Okay? At ganun din naman. Again, magkakasala tayo lahat, pero at least mag-iingat tayo. So, ganun po yan. So, blackmailing. So, ganun daw yun nga kay... Kaya daw, yun nga, si Epstein, pinatay nila. Alam niyo ba yung mga ganyang kwento? Yung basta yung talagang sobrang sex offender, bilyonaryo, parang, si di bang ka, ano yan dito sa atin? Si Halosos ba yun? Ah, so, Tagalago na ba yun yung, Halosos ba yun? Yung 77 yung mga plate number? Alala ko pa yun eh. Ganun yun eh. Ngayon, kahit si Duterte, kaya magkadikit sila ni Apolo Kiboloy. Ganyan yan, pare-pareho yan. Ganun lalo sa US. Yung mga pangyarihan tao, alam nila yung baho ng bawat isa. So, bago magsuplong yan, kung ayaw mong patayin kanila, huwag kang maingay. Ganun yan. Kaya kayo, huwag niyong gagawin yun. Okay, naalala niyo yung pato? Yung pato. Oh, ayan. Galing talaga ng kwento na yun. Blackmailing.
So yan, ganyan si yung friends ni Joe, ni Joe, loko-loko. So anong ano natin doon? Umalis ka na sa friendship na yun. Kung talagang tirahin ka nila, pagpasa Diyos muna lang. Okay. Pero malamang sa hindi, actually, hindi ka na tirahin yung pag ano kayo, low profile ka. Pero still, kung ano mangyari, mangyari. Tuloy natin, marapit na po ito agad, yun. And surely the mountain falling cometh to naught, and the rock is removed out of his place, the waters where the stone. So ito muna tayo. Magkakaano kasi ito eh, magkakadikit ito eh. So una, mountain, rock, water. Yan, the long verse 18 and 19. May kukuhaan ulit siya ng illustration. Yung mountain ba, lagi ba matibay yan? Diba? Eh, inuubos nga yan sa Montalban eh. Diba? Tsaka yung natawa ko yung mga, saan ba nakita yun? Kasi may mga mountain, ano, mga rock formation daw na pinapicture ko. Ang galing, hindi natutumbo. Eh may mga turista lolo ko minsan. Nasa na yung ano dito? Dinadayo, wala na. Sinira na. Anyway, yung mga mountain na yan, di yan forever, amen? Nawawala din yan. Ganon din yung mga rock. Eh, so, sabi, huwag kang mayabang, hindi mo maisigurado na andyan ka ngayon, malamang ka, malakas ka, forever kang ganyan, hindi. And then yung kabaliktara naman yan, sa 19, as the water where the stones, ano yung sabi ng where? Hindi yan sinusuot ha. Ibang, pag wear, parang wear and tear. Ay, alam nyo naman mga may sasakyan, diba? So, alam nyo ba na kaya bang sirain ng tubig ang stone? Eh, mas matibay yung stone eh. Pero unti-unti, diba? May mga ginawang documentary dyan eh. Meron din sa Bible na ganyan, continual dropping na tinatawag. So, unti-unti lang yan. Kala mo, hindi tinatablan, pero kahit tingnan mo yung mga erosion sa mga place na talagang malakas yung tubig, unti-unti lang yung bandang uli, butas na yung ano, yung bato. Eh, naalala ko lang, alam nyo ba ang pinakamatinding pang ano ngayon? Pang cut? Anong pinakamatinding pang cut ngayon sa panahon natin? Water acetylene. Ha? Acetylene, magaling yan. Pero hindi na yan, laos na yan. Paano tubig? Ayan, water gel. Nakita nyo na yun sa mga news feed nyo. Kaya minsan nilalagyan nila ng konting additional something. Pero ang galing, di ba? Nakita nyo ba yun? Yung ito, pinadaan mo doon. Talagang clean cut. Ibig sabihin, matalas. So, anong sabihin dito? Thou washest away the things which grow out of the dust of the earth, and thou destroyest the hope of man. Bigat. So, again, ang kinakausap niya dito yung mga friends niya, specifically si Zophar, pero napaka-wicked nito. Ibig sabihin, gusto mo bang gawin niya sa tao? Parang sinasabi niya ganun. Gagawin niya ba sa akin yan? Ano malala niyan? Unti-unti. Di ba? Ganyan po yung torture. Alam niyo yung torture? Nagtatawag. Alam niyo yung torture? Ay, mga bata, alam niyo yung torture? Pinapahirapan, hindi lang basta pahirapan. Kasi sinabing torture, masakit, matagal. Diba? Sinabing torture. Maganda, hindi nyo nga alam yun, pero may mga loko-loko kasing tao, ganun. Sabihin ko na lang, ha? Alam nyo din, huwag kayong babangungutin, ha? May mga taong ganun. Alam nyo ba yung mga Catholic especially? Si Isaiah daw ay pinatay. Nilagari daw yung katawan. Hindi ko alam kung paganyan o paganyan. Pero definitely yung mga documents sa Catholic Inquisition, paganun, no? Ilalambitin, nakataas yung paa mo, hahatiin ka dito, aray ko. At may mas malala pa dun. Torture tawag nila dun. Para, hindi para dun sa tao eh. Para takutin yung mga Kristiyano. Ganun po yun. Kasi yung katotohanan, hindi nila kayang, ano eh, pigilan. Pero sa panahon natin yun, kaya ang problema sa mga Kristiyano ngayon, takot. Ligtas ba yan? Ligtas ka, takot ka sa torture. Eh di, sabi sa Bible din, sa Hebrews 11, that they may obtain a better resurrection. O, rewards yun. Nakikinig pa ba?
So huwag kayong matatakot doon. Maglaban nyo yung katotohanan. So anyway, ibang note yun eh. Dito naman, parang baliktad naman si yung kalaban, yung friends niya, quote and quote, parang siyang tinotorture. Thou washest away the things which grow out of the dust of the earth, and thou destroys the hope of man. Ang hirap ng ganun, di ba? Kaya kahit daw sa gera, alam niyo ba yung mga gera? Lalo yung mga malakas na nation dati. Parang kailan lang di natin yung spice. Kailan natin tinakal yung spice? Thursday na. Alam mo yung ginagawa doon yung Russia nga at saka yung US, di magkalaban yan. So, malaki ang at stake dyan. Naglalaban yan, nagpapatayan yan. Kasi yung mga spy, may mga matinding information meron yan. Kaya ginagawa, tinotorture din minsan para lang magsalita. Naintindihan nyo na ba yung mga bata? Yung mga bagay na importante na ayaw mo i-give up. Like for example, para ng palataya mo. Diba ka, ikaw, painan ka lang iglesia ni Manalo. Bigas, awa. Meron kang bigas every week. Actually, tao talaga si Jesus eh. Tao lang siya. Magagawa na kayo. Bigas pa lang yun eh. Paano kung ano, parang yan sa Hollywood. May mga politiko, talagang satanista yan. Makapagpalit niyo yung pananampalataya niyo. Kaya, yan. So, ganun ang ginagawa niya sa mga spy daw. Para magbigay ng information, alam niyo na daw, either kinukulong, ay yung mga matinding torture eh. So, pag ikaw kinulong pa daw, talaga may psychology, psychological effect dyan ng matindi. Kasi alam mo, nakulong ka, hindi ka kumakain, tapos nababuhin pa yung may ginagawa sa ano. O yan, finally, may pagkain ka na. Pag gano'n mo, bulok na pala. Tinitira nila yung ano mo, yung hope mo. Ganyan po yung mga yan. So, huwag natin gagayahin, ha. Effective yan to some point, pero hindi tayo gano'n. Amen? Ganun ginawa kay Job. Gano'n pa ng speech, man. Ang daing speech ng kaibigan niya, eh. Ang hirap niya, no? May mga ilang tao kung napansin ganyan eh. Sa halip na yung bang paparinig-parinig pa, gusto lang ikaw ay gawin nila, gawin mo yung gusto nila. For example, kahit saan yan, trabaho kahit saan. Para magbaw ka lang sa kanila, ano man yan, lalo sa religion, aasarin ka yan. So sana hindi tayo ganun. So kung sa atin namang ginawa, maging matibay ka katulad ni Job. Amen? Amen. Gusto na natin to. Thou prevailest ever against him, and he passeth. Thou changes his countenance and sendest it away. So, yun lang yun. Ibig sabihin, again, literal muna, sabi dyan. So, natalo mo siya, either passeth or, pag sinabing passeth kasi pwedeng hinamatay, pwede rin namatay. Thou changes his countenance, yung, ano, di ba, yung mukha. Sino malakas mong asar dito? Kanina, saya-saya niya. Tapos may sasabihin ka lang, mamaya, biglang magbabago na yun. Diba? So kung gano'n ang power mo eh, gamitin mo lang sa tama. Pero may mga gano'n. Ako, malakas din po ang mga sa dati. Pero yun, ginagamit ko sa ibang bagay ngayon. Okay? So sa tama mo gamitin. Pwede ba yun? Pwede. And send this in mo. So walang pakialam. His sons come to honor and he knoweth it not. So sabihin, kunwari ako, kunwari nasa abroad ako. Tapos, siyempre, kaya pinag-aaral ko na rin anak ko para maging matalino, maging successful. So, nangyari yun, tapos hindi yung pinalam sa akin. Anong, parang torture. So, okay na okay pala, or yung iba naman. Parang si Jacob, tsaka si Joseph. Patay na yung anak mo. Hindi niya alam eh, successful pala si Joseph sa Egypt. So, parang siya tinorture nun. And they are brought low, but he perceiveth not of them. So, sabihin kasi, isa sa mga gusto mong mabalitaan lagi yung anak mo, di ba? Kaya tatawagan mo, kamusta ka na anak? Pag hindi mo nalalaman yung nangyayari sa anak mo, parang kang tinotortured. Okay, so sino pwede nating apply sa ano ba yung mga ibang anak natin? Bukod sa physical anak natin, for example, sa ministry, gusto mong malaman kung ano yung nangyayari ka. Kaya yung mga kwentuhan sa mga official natin kay Paul, di ba? Talagang kahit malayo, no? Wala namang taxi, no? Wala pang train at eroplano. Si Paul, gusto yung makita, eh. Yung mga Kristiyano. Amen? Yung mga kapatid niya.
So gusto niyang malaman, mabalitaan kung ano nangyari sa kanya. Kaya dito parang gano'ng sinasabi. Ang torture na ginagawa niya sa amin, parang yung anak ko, hindi ko nalaman kung ano nangyari, naging successful o hindi. Hindi ko alam. Parang gano'n. Kasi gano'n itong ginagawa niya, ha? Itulit natin, ano nangyari kay Job? Si Job righteous. Si Job, supposedly, ang information na dapat makita niya, kung ano yung totoo. Na siya yan doon sa pagsubok na yon dahil lang sinusubok siya ng Diyos, hindi siya loko-loko. Ang ginagawa ng mga salita nitong mga friends niya, pinapalig siya sa ibang direksyon. Parang ganun sinasabi dito eh. Righteous siya, pero ang feeling ko ngayon, di ako righteous kasi ito yung sinabi ng mga taong iba eh. At hindi niyo, parang nari, yan, sa nag-church kayo, ano sinang ginagawa ng tama dito? Nari, itong dalawa. So, I believe, may ginagawa silang mabuti. Amen? Attend lang yan, aral. Anong pwedeng gawin sa kanila ng ibang tao ngayon? Alam niyo, salita lang yun na sessions ko sa JJX. Yung iba doon active eh. Tapos bigla na lang. May something doon. May tumitira sa atin. Pero again, don't assume. Tanggapin natin kung merong labanan natin sa tamang paraan. Amen? So, ang pwedeng gawin na salita sa inyo, ganito lang eh. Kaya nga, tinuturo ko sa inyo para mapagandaan nyo. Sabihin lang na ito. Ba't ka ba nag-church yan? Liit ng church niya. Tapos ano ba yan? Eh dito sa iglesia ni Manalo, kita niyo naman, mayaman kami. Mayaman ka din. Ano naman yung Bible na yan? At least maganda. Nakita mo ba yung kotse ni kapatid? Si ka, ano? Alam niyo ba na mayan tayo sa sariling stasyon? At kailan lang, nag-celebrate sila ng 106 ano man yan, anniversary. Ibig sabihin, nag-umpisa lang sila lang. Diba? Hindi sila original. 106 lang pala sila eh. Eh basta tayo, 5 years. Dito lang yun, local lang yan ang discerning word. Yung Baptist, nag-umpisa yan sa umpisa. Amen? So yun, huwag kayo papadal sa ano ngayon. Kung sakali lang na may matinding atake sa inyo, kaya kahit siya ano dito, may nag-atake sa inyo ganyan. Mag-isip, mag-pray. At the least that you can do, sabihin nyo sa akin. Kaya yung mga umalis dito ng parang wala lang, alam ko na eh. Wala itong mababaw to. Para sa kanya yung church, ganun lang. Ang ginagawa natin dito, ganun lang sa kanya. Kaya minsan di na interesado yung follow-up pa. Amen? Kung may mga gawa tayo, gawin natin, pero mababa ang tingin ko pag ganun. Anong nagdala sa kanila at ganun? Wala mo na explanation. Eh, dapat kang mahiya siguro. Anong gagawin mo sa kakahiyan na yan? Baguhin mo. Itama mo. Amen? Last, but his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn. So again ha, kausap niya, friends niya, yung him dyan, yung tinitira, siya yun, or equivalent. But his flesh... stress upon him shall have pain. Siyempre, masaktan siya. Hindi niya nalaman yung balita sa kanyang mga anak. And his soul within him shall mourn. Natapos na doon. Negative lang. So, parang paano yun? Parang pa, hindi nang pa-konsensya. Pero parang ganun. Di ba? Ikaw ba gusto mo yung isang tao dahil sa'yo nag-suffer? Gusto mo ba yun? Ganun ang ginagawa ni Job. Kung sakali may pag-asa pa itong mga tao. Actually, makikita natin din. Meron naman eh. Magsisisi yung tatlo, yung apat. At magiging sila ng tao kay Job. Pag-pray mo kami at mag-offer kayo sa Panginoon. So, ganun. Sana nakikita natin dito, again, yung Job medyo malalim, pero kaya na maintindihin. Ganyan lang yung mga taong nag-uusap yan, mga tao na dapat makaka-relate din tayo. Dahil tao din tayo at nangyayari. Mga nangyayari sa kanila, hindi naman exactly ganun, nangyayari din sa atin yan. Okay? So, never yung gagawin yun sa ibang tao na. Balik tayo sa ating text, ang title, yung madumi. Huwag kayong mag-umpisa sa madumi, okay? Ngayon talagang nadumi na yung utak nyo, palinis natin sa Panginoon. Amen? Paano yung pastor? Madumi na nga eh. Kaya iba ayaw sa church. Diba? Pansin nyo, the more na makasalanan yung tao yan, bata pa lang, puro ano na, TikTok, okay, baka pornography na, mga bata pa. Sa panahon natin ngayon, hindi na yan, ano eh. Hindi na yan ganun ka uncommon. So, common na yan. So, anong gagawin natin? Basta wala nang pag-asa. Hindi ko sinabing ganun. Pero sabi ko, yun ang default. Yun ang rule.
pag-unang na, yan, katulad mga babae, alam mo na, nabuti sa maaga, ang hirap na makarecover, pero pwede pa rin. Pero mahirap. Kung matalino ka, huwag na. Okay? So, pwede ba? Sabi dyan, walang maagawa nun. Pero again, ang exemption, malina on Diyos. Amen? So, yan. Ganda ng job actually. Kaya siniris natin yan. Bira, gumawa niya. Pero sana nakaka-relate tayo. Okay? So, this time, ay wala pa akong isang oras. Oh. Yan na pala yung ganito. May oras eh. Question? Masaya natin yung job. And then, next week, sana walang option next week. Lagi naman eh, no? Si Rain, sabihan niya, si Yesha. Okay. Let's pray. Lord, maraming salamat sa buhay ni Job and sa kanyang mga kaibigan na this time, Panginoon, ay sila po yung nakitaan ng wickedness. At I pray, nakita naman namin yung positive dito, Panginoon, yung ginagamit niya dito, si Job, yung talino niya, Panginoon, na didiscern niya, Lord, na something's wrong with his friends. Ayan, ganun din nawa kami. Pag nakikita namin na may something's wrong, expect na po namin yan. Hindi rin kami mag-assume na lagi kami mabuti katulad ni Job. But I pray na yung eksakto, Panginoon, pag may mali kami, accept agad namin para hindi rin napapahamak yung ibang tao dahil sa pagkukunwari, Panginoon, ng mga nagkasala na, for example. So I pray na nakita namin ang lesson dito, Lord. Kayo lang po yung dahil may taas. At yes, wala kaming, walang sinless perfect dito, Lord. But again, hindi na dahil mag-assume ng kasamaan sa ibang tao. So, ilang po, Lord, that we pray again for the coming week. Kaya po, magagabay sa amin yung mga problema na na-bring up, Panginoon, sa pamilya. So, mag-aaral kung ano man yan, ng mga kaibigan din namin na may pinagdadaanan. Tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po kami, Lord, sa aming pinagdadaanan din. At gamitin niyo po yung salita, especially kami willing din na humihingi kami, Lord, ng, sa inyo ng wisdom. Gamitin niyo ang bawat isa. Alam po, Lord, kayo malulating. In Jesus' name we pray. Amen.